RM natin gagamitin sa paggawa ng bangko. So, dahil maraming nagre-request, no, pwede raw tayong gumawa ng video na kung saan gagawa tayo ng pabango. So, eto na mga pasuki. Simulan na natin ang paggawa ng pabango. Gagawa tayo ng pabango na kung saan dalawang ingredients lang, no, or dalawang raw mat lang ang ating kakailanganin. So, ano-ano ba ito? Kung gusto nyong malaman, no, mga kasuki, siguruhin mong ikaw ay nakasubscribe. Good morning, mga kasuki. Samahan nyo ako, i-unbox natin ang mga kakailanganin natin na mga gamit sa paggawa ng 30% oil base na UD perfume. So, 30%, tamang yung narinig, mga kasuki. I-upgrade natin ang dating 25% na binibili natin, no, na refill na perfume, gagawin natin siyang 30%. So, pwede ba yon? 30%? Pwedeng-pwede, no? So, siguruhin mo lang na ikaw ay nakasubscribe sa aking channel, no? Dahil sa mga susunod na video, no, itatakil natin or ibubroad pa natin yung ating topic, no, sa paggawa ng mga pabango. So, ang video natin ngayon, gagawa tayo ng pabango ng dalawang ingredients lang ang kailangan. So, tama ang yung narinig, dalawa lang, no? So, ano-ano ba ang kailangan natin gawin, no? So, eto na nga. Ayan. Mortar tayo sa ating cellar, no? So, linid na, alam nyo naman na ang ating mga tinitindang pabango, naka 25%, no? UD perfume. At yung ating cologne naman is naka 5%. So, dahil nga gusto kong i-upgrade yung ating pabango, no? So, basta gusto ko lang gawing 30%. Ayan. So, gusto ko lang na mas long-lasting yung ating pabango, no? Ang totoo niyan, ito ay pang-personal lang, no? Gusto kong gawing pang-personal. So, dahil nga pang-personal yung aking gagawin, so, nasa sa inyo naman, no? Kung gusto niyo itong ibenta. So, syempre, para sa akin, no, susubukan ko muna ano ba yung kaibahan ng 25% sa 30%. Kung before, natatry ko yung 15% na UD perfume, 20% UD perfume, at 25%. So, nag-stop tayo sa 25%, no? Kumbaga kasi yung 25%, siya yung parang sa ating weather, no? Dahil nga tayo ay tropical, naka-tropical weather tayo. So, parang siya yung best, no? Yung best na formulation ng pabango para sa ganitong weather, no? Dahil syempre, medyo may kainitan, no? So, parang siya yung pang everyday use. Ayan. So, si 25% na oil-based formulation ng isang pabango ay best siya pang everyday use. So, pag sinabi natin pang everyday use, so, ayun na yun. Alam nyo na yun. So, dahil wala lang, gusto ko lang ma-experience yung mga, kasi alam diba sa ibang bansa, no, or yung mga naka-display na pabango sa mga mall, ayan. So, pag mahal, mga libo-libo ang halaga, ibig sabihin yan, mas mataas yung concentration ng kanyang fragrances. So, mas mataas yung formulation nito, kaya mas mahal, no. Bukod sa nangungupahan siya o nagbabayad siya, no, ng upa sa mall, no, ang nagpamahal din siguro sa kanya is yung kanyang formulation. So, try nyong itanong, no, kapag kayo ay bumibili sa mga store ng pabango, try nyo lang kung magiging honest sila sa inyo. No, pwede nyo itanong ilang percent ang concentration ng fragrance nung pabango na bibili nyo. So, try nyo kung masasagot yun ng inyong mga binibilhang store. So, good thing or okay kung sasagutin nila kayo ng tama. So, ngayon, ang dami ko na naman dardala. 4 minutes na tayo na mag-simula ng unboxing. Papakita ko sa inyo yung pinakasimpleng paraan kung paano tayo gagawa ng 30% perfume base, no? 30% na formulation ng pabango. At, ayun na nga. So, eto na. Simulan na natin. Mag-unboxing na tayo. So, eto na nga. I-unbox na natin yung ating binili. So, ayan. So again, sa tuwing bumibili tayo sa ating seller, no, lagi tayong binibigyan ng free na perfume tester. Ayan, thank you po sa ating seller. At eto yung, ayan. So eto naman yung ating
fragrance oil. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung fragrance oil. So, ang napili nating fragrance oil, no, ay, ayan, Hugo Boss. So, ayan ang ating napili, no, na fragrance oil, Hugo Boss for men. So, ito ay 30 ml. Ayan, 30 ml fragrance oil. So, ibig sabihin, ito po yung oil, no. So, ito po ay concentrated po ito. Ayan, so, ayan. So, 30 ml meaning 30%. Ayan. So, napakadali lang, di ba? Hindi na tayo magkocompute. So, hindi na kailangan magcompute. 30 ml equals ng 30%. Ayan. So, yan ang napili nating scent. Pang lalaki. At sa pang babae naman ay... Ayan. Oops, natapon na siya. OMG. napakabango. Grabe. Nakaka-inlove tong kabango na ito. So, ayan, medyo nabasa na siya. Medyo natapon ng konti. Ayan. Pero konti lang naman. Ayan. Nakabango niya. Grabe. So, ang ating napili ay si DNG Light Blue for Women. So, ayan. So, diba, kung nanonood kayo ng aking mga video, so, alam nyo na ang number 2 na favorite kong scent ay si DNG Light Blue. At ang aking number 1 ay si Eclat, Eclay, ewan ko ba kung paano banggitin. So, paano ba lang, nalagay ko na sa screen. Basta itong number 2 na to, na aking favorite, ay si DNG Light Blue. So, ayan. Kasi, alam mo yun, parang napaka, nakaka-inlove. Pag naaamoy ko tong pabango na to, ay parang, mai-inlove ka sa kanyang amoy. Plus, alam mo yun, yung parang, grabe, ayun. Parang napakahinhing mo, alam mo yun, yung parang nakaka-relax yung amoy. Light lang siya, super light lang ang amoy ni DNG Light Blue, no? Yun, parang napaka ano, feminine type, no, itong DNG Light Blue, parang napakahinhing, nakaka-inlove ang amoy niya, ayan. So, ayun lang. Ayan. So, napili ko na dalawa. Pero sa ngayon, no, ito lang muna yung ating gagawin mamaya. Ayan. So, paisa-isa lang muna ang ating gagawin. No? So, next naman natin, kung meron tayong fragrance oil, syempre, dapat meron din tayong perfume base. So, perfume base, meron tayong 260 ml mixture. So, ano ba itong perfume base na to? So, napakahalaga nito, no? Napakahalaga nito sa isang pabango, no? So, 260 ml ito. No? Ang ingredients nito, itong perfume base na ito, no, ay fixative, meron na itong fixative, meron na siyang BPG, no, dipropylene glycol, at meron na siyang alcohol, yung perfume grade na alcohol. At kaya hindi siya puno dahil kailangan pa siyang lagyan ng distilled water. So, kung mapapansin nyo sa ating background, no, meron tayo ditong tubig. Ayan, so ito ay hindi basta-basta tubig lang, hindi siya tap water. Ito po ay distilled water. So, mahalaga po sa pabango na distilled ang ating gagamitin, no? Bakit distilled? Bakit hindi tap water? So, distilled kasi para wala na siyang anything na chemical, no? Kasi kapag tap water, marami siyang mga minerals pala. Marami pang mineral content kapag tap water. So, kapag distilled, naalis na lahat ng mga mineral content, no? At pure water na lang ito, no? Itong ating distilled. So, ito ang kakailanganin natin, no? Bubunuin natin itong mixture. Itong perfume-based mixture. So, ayan. So, ang simulan na natin, no, yung paggawa ng pabango. So, sabi ko nga sa inyo, no, dalawang ingredients lang naman ang kailangan, no? Ngayon. Pero syempre, bago natin simulan 'yan, no, ang kagandahan sa ating seller, no, naka-indicate na, no, naka-indicate na na kailangan mo pa siyang lagyan ng distilled water. So, mababasa mo sa kanila, sa kanilang store na kailangan mo pang mag-add ng water, no? Para sa 260 ml na mixture nila. Ayan. At, syempre, next naman na kailangan natin, no? Hindi ko pang makalimutan itong i-unbox. Ayan. So, nag-purchase din tayo ng perfume bottle. Ayan. Natutuwa ako sa bottle na ito dahil napaka-cute niya. Ayan. So, ayan. Nakita niyo ba? So, buksan natin. Ang cute ng mga boteng ito. Grabe ah. Grabe ang packaging. So, ayan. So, eto yung ating biniling perfume bottle. So, ayan. Nakikita nyo ba? So, ayan. Reds. So, ayan. Ayan.
So, meron tayong red bottle. Ayan. So, square bottle ito. Ayan. Diba? Ang ganda ng ating bottle. So, ang pinili kong color is red para sa ating ito naman, yung blue. Ayan. So, dahil meron din tayong scent na Hugo Boss. Ayan. So, ito yung blue na bottle. Super na sobrang elegante ng ating bote. Ayan. So, red and blue na bote. So, Hugo Boss and D&G Light Blue. So, ito ay 30 ml. Ayan. So, siya ay may 30 ml, no? So, balak ko mamaya, dyan natin isasalin yung ating gagawing pabango. So, ayan na nga, tapos na ang ating unboxing at start na tayo ng paggawa ng pabango. So, ang gagawin lang muna natin ngayon is yung kay D&G Light Blue. So, unahin natin yung pabango ko. Dahil itong Hugo Boss, ayan. So, para ito kay Hubby. So, sa next video, gagawin natin yung pabango ni Hubby. Dahil, ang totoo niya, no, excited talaga akong mag-mix na ng pabango na 30%, no. So, may mga gamit pa akong hinihintay na hindi ko na siya mahintay. Kaya, uunahin ko na lang muna yung pabango ko, no. So, dalawang version yung gagawin natin ng pag-mix ng pabango. So, mag-mix tayo ng 30%, no. Paano gumawa ng 30% perfume ng walang gamit. Walang gamit. Pwede ba yun? DIY lang yung ating mga gagamitin. Ano ang mga kailangan? So, meron kang tubig. So, ang kailangan natin ay perfume base, distilled water. Kailangan din natin ng basyo, no? Alam nyo ba to? Yan, yung, ito yung dati ko. Yan, ito yung premix na siya na pabango na isinasalid ko lang, no, sa aking tingi-tingin pabango. So, hindi ko siya itinapon. Yan, tinabi ko lang siya. Yan, dahil nga ang bango-bango niya. So, tinabi ko lang siya, yung basyo. So, kasama ito sa aking video nung nakaraang araw na kung saan eh, nag-hold tayo, no, ng mga empty bottles. So, 120 ml ito, no. Dito natin i-imbak. So, dito natin imimix yung ating gagawing 30%, no. So, eto na. So, kailangan natin ng amber bottle, no. So, yung amber bottle, dahil nga wala tayong amber bottle, ang gagamitin na lang natin is yung basyo natin na binili, no, na pinaglagyan din naman ng D&G Light Blue, kung mababasa nyo. Ayan, so, D&G Light Blue din yung kanyang label, no, at wala na siyang laman. Ano pang kakailanganin natin? Dahil nga wala tayong graduated cylinder, no, eh, paano natin susukatin, no? So, paano natin susukatin? So, syempre, no, dahil nga ito ay, sabi nga eh, naka 30 ml. So, dito tayo magsusukat. So, meron tayong bote na 30 ml, which is dito rin naman natin ilalagay mamaya, later, yung basyo, no? So, ayan yan. Plus, meron din tayong 10 ml. So, bakit may 10 ml? Bakit merong 30 ml? So, dahil nga, tayo ay naka 30%, no? So, 30% yung ating formulation. Ibig sabihin, 70 na lang yung ating ilalagay, no? 70%. So, mamaya, ito, ilalagay natin dito 30% plus 70% ng perfume base at imimix natin dito. So, simulan na natin, no? Ayan. So, syempre, kailangan natin ng funnel. So, wait lang, kuha tayo ng funnel. So, ayan. Kailangan din natin ng funnel. Ayan. So, start na tayo. Tabi muna natin itong mga ito. So, meron tayong 10 ml bottle. Meron tayong 30 ml. So, ito na yung ating mixture. Ayan. So, ayan. So, after natin lagyan ito ng distilled water, so, ang gawin lang natin is, yan, ganyan-ganyan lang natin. Shake-shake lang natin, no? Shake-shake lang. Ayan. So, again, sa seller natin, ayan, sa binibilhan natin ng mga ingredients, no? Sa binibilhan natin ng pabango, no? Sa ating seller. Kapag umorder ka ng perfume base, no? Yung mixture ng perfume base, eh, tayo pa ang mag-a-add ng distilled water. Ayan. So, para masiguro na distilled, no? Eh, tayo ang mag-a-add ng distilled water. No? Ayan. So, ganyan ang technique ng ating seller, no? Para masiguro nga naman na talagang distilled, eh, tayo na ang mag-a-add ng distilled water. So, buo na yung ating mixture ng ating perfume base. So, buo na siya. Ayan. So, ang next step natin ay, so, ayan. So, buo na siya. So, meron na tayong perfume base. At, susunod na natin yung ating 30% na fragrance oil, which is yung 30 ml. So, ang gagawin natin ay ganito.
Ito yung ating basyo na 120 ml. So paano natin masisiguro na makakagawa tayo ng 100% no ng pabango? Eh wala naman tayong gamit na graduated cylinder, wala tayong sukatan. So kaya tayo may mga ganitong bote, no? Ito ang tutulong sa atin na panukat, no? So ganito ang gagawin natin. So sa mga susunod na araw, gagawa tayo ulit ng ganitong version na meron na talagang totoong gamit. So sobrang excited lang talaga ako. Kasi no, syempre no, may mga pagkakataon na what if, no? What if lang naman na wala kang gamit, no, ng mga panukat. So kailangan maging maparaan tayo. Hahanap tayo kung anong meron, no, sa ating mga cabinet na pwede nating gawing panukat. So meron tayong basyo, no? Pinaglagyan natin ng premix na perfume, no, yung ready mix ng perfume na 120 ml. Yan. So ito yung ating basyo before, no, yung ating amber bottle. Yan. So ilalagay na natin yung 30 ml. Yan, lagay na natin tong 30 ml na ito dito. Yan. Ang bango, naaamoy ko na siya kasi medyo nag-leak siya ng konti. Ang bango. So, ayan ha. So, 30 ml. Ang gagawin natin ay, eh, grabe. Ang tigas na naman niya. OMG. Ayun. Ha, ang bango. Nakikita nyo ba? Ayan. OMG. Ha. Ang bango, grabe. So, ayan. So, start na tayo. Again. Yung ginamit nating funnel kanina para sa water, yun din ang gagamitin nating funnel, no? Panglagay sa kanya. So, start na tayo. Tabi muna natin yan. Ayan. So, start na tayo. Ayan. So, eto na siya. Tapos, so, isalin lang natin ito. So, again, 30 ml fragrance oil. Isalin natin dito sa ating amber bottle. Sasalin natin siya lahat. Wala tayong ititira sa bote. Lahat. Sasalin natin. So, kung makikita nyo yung ating fragrance oil, medyo may bigat yung kanyang consistency, kung mapapansin nyo. So, yun yung na-observe ko sa kanya. So, ayan, nasali na natin yung 30 ml na fragrance oil, which is equivalent sa 30%. So, ang next naman natin gagawin ay, so, sairin natin. So, itaktak natin to. Ayan. Para bumagsak pa yung natitirang oil. So, next natin gagawin ay ito. After ng 30 ml, maglalagay tayo ng 70 ml ng perfume base, no? 70 ml. So, sa 70 ml, paano natin siya susukatin? Ganito ang ating gagawing pansukat sa 70 ml. Mula dito sa fragrance oil, yan. Mula dyan sa fragrance oil, yan. So, ang bala ko kasi kanina, ito ang gagamitin kong panukat. So, bigla ko naisip, so why not? Para masaid natin yung laman sa loob, no? Sayang naman kung hindi natin masasaid. Eh, dito na rin tayo magtitimbang ng perfume base. So, 30 ml yan. So, gawin natin, ilipat natin dito. Takpan mo natin yan. Ilipat natin dyan, tapos, tsaka tayo magsalin. So, dahan-dahan lang, baka matapon na naman. Ayan. So, mix na siya, no? Dahil nga inalog-alog natin siya. So, ang gagawin natin, no? Oops. Pupunuin natin ito. So, ayan. So, napuno na siya. So, 30 ml yan, ha? So, napuno na siya. So, alugin natin. Ayan. So, 30 ml na siya. Alugin natin. Para, mix natin. Para, ayan, masaed yung laman niya. Ayan. So, 30 ml, salin natin dito. Thank you.
mix-mix natin ng konti. Ayan. Mix-mix natin siya. Mix-mix natin. Ayan. So, panulit natin. So, i-mix-mix natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, medyo naging malabo na siya. Ayan. So, dagdagan ulit natin siya. So, 30 ml kanina. Another 30 ml. Ayan. So, 30 plus 30. Meron na tayong 60. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, no, nakadalawang sali na tayo. So, side na yung ating fragrance oil dito sa bote. So, nakuha na niya. So, meron na tayong 60. So, 30, 60. So, kailangan pa natin ng another 10. So, paano naman tayo kukuha ng another 10? Yan. So, ang gagawin naman natin is, meron tayo dito, 10 ml. Yan. So, ito naman yung gagawin natin panukat. Ito naman yung lalagyan natin ng perfume base. So, yan naman yung ating lalagyan ng panukat. So, ang gagawin natin, no, gamit na lang tayo ng another, ng another mini funnel, or kung gusto niyo rin itong lagyan, no, ng ganitong scent din, pwede niyo na rin gamitin itong funnel na to. So, dahil, gusto ko rin namang masubukan, no, magsasalin tayo mamaya ng 10 ml, at saka itong 30. So, ito na rin yung gamitin natin na pangsukat sa kanya, na funnel, ayan. So, ilagay natin dito, tapos magsalin tayo, no, so, takpan muna natin to. So, magsalin tayo ng another 10 ml, gamit yung ating 10 ml bottle. So, ayan. Tapos, isali natin dito. So, ito na yung pang 10 ml natin. Ito yung pang 70 natin. So, isali na natin dito. Ayan. So, ayan. Paano natin ito? Ayan. So, again, meron na tayong finished product. So, i-mix muna natin siya. Excited ako masyado yun. So, pakpan natin ito. Natin yan. Tapos, so kung mapapansin nyo, hindi siya puno kasi nga 120 ml to. So, ayan na. So, i-mix-mix natin to. Ayan. So, makita nyo meron tayong plastic kanina. Yun yung pinaka-stopper. So, ang gagawin natin is shake-shake lang natin. At kung ayaw nyo i-shake, eh, ganyan-ganyan lang natin, no? Just to make sure lang naman na yan na, i-mix natin ng maigi yung ating perfume. So, ayan. So, ayan. So, ayan. Tapos na yung ating 30% na Eau de Parfum. Ayan. 30% concentrated formulation yung ating Eau de Parfum na ginawa ngayon. So, DNG Light Blue. So, ayan kung mapapansin nyo, no? Naging parang cloudy na siya after natin mailagay yung ating ingredients, no? So, kaya kailangan muna natin siyang isettle, no? Ilagay natin siya sa chiller. Ayan. So, para mag-rest. I-rest muna natin siya. Ayan. Rest muna natin siya ng ilang days. So, ayan. So, 3 to 5 days, no? Nasa sa inyo kung ilang days. Pero, mas okay kasi kung ganon, no? So, parang inaalaw natin yung mga ingredients na mag-combine, no? So, yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Na kung marami kayong time, no? Eh, pwede kayong mag-DIY ng inyong mga pabango, no? Pero kung kayo ay wala ng time, no? Eh, yung meron naman tayong mga premix na napabango. So, kailangan muna natin siyang i-rest. So, magre-rest siya sa chiller. Kailangan malamig, no? So, chill muna natin siya. Ayan. So, nakakatulong yung temperature sa ating perfume, no? Ayan. So, para mas maging maganda yung ating scent. Ayan. So, ayan. Papakita ko na lang sa inyo kapag okay na siya. Sasalin na lang natin siya dito. Ayan. So, pansamantala, ilagay na muna natin siya sa ref. Again, no? Ang kinailangan natin ay ang kailangan natin sa paggawa ng perfume na 30%, no? Ang kinailangan natin is yung ating RM na ayan. So, meron tayong fragrance oil na 30 ml. Ayan. Fragrance oil na 30 ml. And then, meron tayong perfume base. Ayan. Si perfume base, which is meron na siyang
fixative, meron na siyang BPG or meron na rin siyang perfume grade alcohol, at tayo na ang naglagay ng distilled water. Ayan. So, ito na ang ating finished product. So, chill natin yan. And then, maglalagay na lang ako ng picture, no? Or sa mga susunod, no? I-ano natin. Papakita ko sa inyo yung kanyang naging finished product. So, again, at dito natin siya ilalagay sa napaka-eleganteng bote na ito. So, ito ay 30 ml, no? Na bote. Ayan. So, para ma-ano natin, para ma-distinguish ko, no? Na medyo high-end yung ating pabango, no? Medyo mataas yung kanyang concentration. Ayan, naka 30%. Kaya, minabuti ko na sa mas magandang bote ko siya ilagay. Ayan. So, ayan lang po. Kung nagustuhan mo yung ating ginawang demo, no? How to make 30% perfume base, no? Na formulation. So, upgraded tayo sa 30%, no? Yung ating UD perfume. So, kung nagustuhan mo po ang ating ginawang video ngayon, no? So, siguruhin lang po na ikaw po ay nakasubscribe sa ating channel. At pakitap na lang din po ang ating bell button, no? Para lagi kang updated sa ating mga susunod na video. Dahil sa mga susunod na video, gagawa ulit tayo ng another 30%. Na kung saan ay Hugo Boss naman yung ating gagawin, no? Isasalan natin siya dito sa magandang bote na ito, no? Na ang gagamitin naman natin ay ganito pa rin, pero meron na tayong mga gamit na panukat gaya ng graduated cylinder. So ngayon hindi tayo gumamit ng graduated cylinder, so DIY na DIY yung ating ginawang panukat, no? So ayan lang po, sa mga susunod na video gagamit na tayo ng graduated cylinder, no? So sobrang excited lang talaga akong ipakita sa inyo, no, yung ating ginawang mixture ng pabango, no? So sa mga susunod na video meron na tayong gamit. Ayan. So iniintay lang natin dumating yung ating gamit. So ayan. So ayan lang po, no? Maraming salamat again. Thank you po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel, lalo na sa ganitong mga klaseng video na kung saan, no, sama-sama tayong bumango, mga kasuki, no? Ayan, maraming salamat po. Again, bye.